Good afternoon po. Ma'am Sayla, kayo po ay nanggaling pa po saan, ma'am? Laminos po. Pangasinan? Yes. At bakit po kayo lumapit ngayong araw sa tanggapan ni Senator Rafi? Gusto po namin magpatulong sa kadahilanan po sa mga nawawalang mga ari-arian ko po, kagaya ng mga susi. Okay. Yung mga papel ng sasakyan. Mm-hmm. At saka yung sa documents ng mga lupa, ma'am. Mm-hmm. At saka yung pera na cash. At saka yung sa vaults. Sino po ang kumuha nito, ma'am? Panganay ko po, si Jamela Maunga. At bakit niyo po pinaghihinalaan ang sarili ninyong anak, ma'am? Ma'am, kasi walang ibang pumapasok po doon kundi sila po. Sino pong sila? Kasi itong anak kong dalawa, si Lady at saka si Jasnea is kasambahay ko sila. Ngayon po, ma'am, may sariling pamilya na rin po yung, ano, yung anak kong dalawa, si Jamela at saka si Jabbar. Nasa tapat ng bahay ko sila. So, nung umalis naman po ako, hindi naman nila yung ginagawa dati, ma'am. Mm-hmm. So, ako naman po, siyempre sa pagkamatay ng asawa ko, minsan nag-stress ako. Mm-hmm. Pumunta ako sa bahay ng aking ate sa Dagupan, kasama ako ko siya. Mm-hmm. Then, mga February 17 yun, ma'am. Mm-hmm. O, nung February 17 to, 19? This year lahat yan, ma'am. Yes, mm-hmm. ma'am. Then, 20, nung February 20, si Jamela, tinawagan niya itong anak ko, si Lady Jamini pa, na hinihiram nila yung susi ng bahay ko. Mm-hmm. Para daw magdasal sila doon sa loob. Sa bahay ko po. Mm. Siyempre ho, kasi namatay yung asawa ko po. Tapos? Then yun, yung sa labas ng pwesto ko, ma'am, is pinasarado ko yun dati. Mm-hmm. Pinasarado ko yun dati dahil sa loob ng mall, yung mga pwesto ko doon is pinangalan ko sa lahat ng mga anak ko. Mm. Ako wala akong pangalan doon, ma'am. Mm. So, pumunta rin ako sa attorney, nagtanong ako kung anong pwede to kong gawin. Mm. Ang sabi naman ng attorney, ipasarado mo. So, ngayon, sinabi ko, nagpaalam ako sa admin sa NIPO, nang sabi nila, wala ho kayong karapatan magpasarado kasi wala kang pangalan sa mga pwesto. Okay. Pero itong kagamitan mo, ma'am, na nawawala, itong mga alahas, pera, susi ng sasakyan, bukod sa anak mong panganay na si Jamela, wala na bang ibang tao doon sa bahay ninyo? At bakit siya lang talaga yung inyong pinaghihinalaan? Ma'am, mayroon naman po akong doon, pinatao doon na pamangkin ko. Oh. Pero talagang tiwalang-tiwala ko doon, ma'am. 100% na hindi ko siya... Wala siyang So ito lang talagang yes, anak ninyo. Po. Good afternoon po, Ma'am Jamela. Good afternoon po, Madam. Yes po. Magandang hapon po. Salamat po sa inyo. Yes po. At kayo po yes, daw ma'am. Ay ang pinaghihinalaan nila na kumuha po ng iba't ibang kagamitan nila sa bahay, gaya po ng pera, susi ng sasakyan, pati po vault. May nakuha daw yes, pong ma'am. Vault. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Ma'am, kasi bago nyo po yan sa akin tanungin, gusto ko lang po munang malaman kung ano nga ba yung binibintang niya sa amin. Mm-hmm. Yun nga po yun. Mm-hmm. Yun nga, ma'am. Pinaghihinalaan daw po kayo na kayo ang kumuha ng iba't ibang ari-arian po ni Ma'am Sayla, gaya po ng alahas, vault, pera, susi ng sasakyan. Yun daw po. Yeah, dokumento daw po ng lupa. Lupa at titulo. Ma'am, kasi ganito po yan. Mm. Mag-umpisa po muna tayo sa pinaka-umpisa bago po natin narating niyang ganyan na ibinibintang niya sa amin. Okay. Unang-una po, kami pong magnanay, okay po kami. Okay. Since bago mamatay ang father ko, okay po kami. Good time po kami ng mama ko. Mm. Ngayon, ma'am, bago namatay ang father ko, may ibiniling siya sa amin na pera. Okay. Pero hindi po namin, hindi ko po pinapansin bilang panganay kasi ako, ma'am, tsaka yung kapatid kong isa na lalaki na may pamilya din, hindi naman kami umaasa sa nanay namin kasi kahit kami, may sarili rin kaming hanap buhay. Ngayon po, ma'am, ganito po yung istorya niya. Nung namatay yung papa ko, ibinili niya po yan na pera sa amin. Tapos po, ma'am, nung namatay ng papa ko, sinabi rin sa akin yung ng mama ko. So, wala na si papa. Sinabi niya sa kanya na, anak, ito totoo na ito. Meron tayong 10 million na iniwan ng papa mo. Bakit po 10 million? Ipinatunayan niya po sa akin. Mismo nakita ng dalawang mata ko yung listahan niya na meron siyang dalawang box na nagkakahalaga ng tig 3 million. Mm. Pangalawa po, ma'am, meron po siyang naipon na sinasabi niya na nung buhay pa si papa, galing po doon na naipon po nila na renta ng apartment na kulang 2M. Tapos po, meron po dun daw sa loob ng balls niya na nakalagay na dollar.
$1,000 mahigit, which is nagkakahalaga nung time na yun ng mahigit 1 million, at saka po yung 1 million at 500 sila ng kapatid ko. Ngayon, ma'am, bilang respeto sa kanya, hindi ko po pinapansin yun. Kahit sinasabi niya po sa amin, hindi ko po pinapansin yun kasi kami naman, ma'am, hindi naman namin kailangan na pakialaman yun kasi pinaghirapan nga nila ng papa ko. Ma'am Jonella, sorry ha. Matanong lang kita, ikaw daw po ba ang kumuha o hindi? Hindi po akong kumuha niyan, ma'am. At wala po akong alam dyan sa binibintang nila na yan. Matagal na nilang binibintang yan sa akin, ma'am. Pero kami, hinahanap din namin sa kanya yung nawawala na yan. Okay. So, wait lang, Ma'am Jamela. Kasi ang haba nung naging explanation. Hindi ka kumuha? Hindi po, ma'am. Hindi yung kapatid mong isa na lalaki? Hindi rin po, ma'am. Okay. Bakit naman namin sa kanya gagawin yan, ma'am? Wait lang, ma'am. Wait lang, Ma'am Jamela. Ang sinabi po kasi ng inyong ina, kayo daw po, nung araw na nawala yung kanyang mga gamit, ang katangi-tanging tao na nandoon, bukod po doon sa kanyang isa pang pamangkin. Tama ba, ma'am? Oh, kayo wala lang daw po. Doon, ma'am. Wala sila doon nung pumasok sila doon sa bahay ko. Nung pumasok sila doon, madam, pinakuha lang po yung susi na sila lang po yung pumasok ng gabing yun, ma'am. Okay. Wala ma'am, na pong tao doon. Wala na pong tao ma'am. Doon, ma'am. Nung pumasok ma'am. Doon yung babae na ganito yan, walang yan, tao, nakalak po yung bahay. At pinakuha yung susi, pinahatid lang po ng, paano yon? Ang pagkuha, pagbigay yung susi ni Kuya Gilbert? Nasa kanila po kasi yon. Tapos pinahatid po dun sa bahay namin. Mm. Sa, dun nga may po CCTV, matanong ko lang, may CCTV camera ba kayo dun, ma'am? Pero nakapatay. Nakapatay yung ano kasi sira yung monitor. Ma'am. May CCTV po kami sa bahay. Matagal na pong hindi umaandar. Alam po ng dalawang anak ko na babae. Matagal na pong nasira yung CCTV namin yun sa monitor niya po. Sa monitor kaya niya? Kaya po namin... Okay, so ba't hindi po natin ipinaayos yun? Talaga, o baka naman timing nung nangyayari ba yung sitwasyon no, na yun? Bago pa yun, ano, almost magtutumas na ba, hindi na napaandar kasi ignorante ako, ma'am. Hindi ako marunong, takot ako magsaksaks ako. Okay, sige ma'am, kung hindi CCTV, kasi naiintindihan ko din yung sinasabi ng ibang netizens, no? Ano yung ebidensya natin laban dito kay Ma'am Jamela? Wala ba kayong kapitbahay or kahit sino mang ibang tao na magsasabi, oo, medyo malaki kasi yun, ma'am, kung vault ang kinuha. Yes po, oh, nandun so, yung mga pera na wala iba bang at saka nakakita? Wala bang nakakita sa kanila, ma'am? Ito lang po ang ano namin. Siya lang nakakaalam noon kung totoong may laman yun. Wala, ma'am. Kasi siya lang ang nakakabukas at nakakasara noon, ma'am. Yung sinasabi niya na may pera doon, hindi po namin alam kung totoong may pera doon o wala. Dahil kahit yung sinasabi niya sa amin na pera na iniwan ng papa namin, ni Singkong Duling, wala kaming nahawakan, wala siyang binibigay sa amin, wala kaming pinapakalaman. Ma'am, pwede ako magsalita? At hindi po kami nakikialam. Kasi, ma'am, bilang respeto po sa kanya, ma'am, dahil magulang namin siya, mahal namin siya. Hindi po namin pinapakialaman. Actually nga, ma'am, mahigit 2 taon nang wala si papa ko. Sa isang buwan, ma'am, kung tutuusin, 80,000 ang pumapasok na renta sa kanya. Ma'am Jamela, matanong ko lamang po, bakit sa tingin mo ikaw ang pinaghihinalaan ng sarili mong ina at pati ng iyong kapatid? Bakit kayo ng kapatid mong isa? Ma'am, kasi po, unang-una, bakit niya po ginagawa sa amin yan? Dahil tutol po kami na makipagrelasyon siya dyan sa lalaki na yan na pinatunayan mismo niya sa amin, inamin niya sa lahat ng mga kamag-anak namin dito na may relasyon sila, which is tutol ako, ma'am, kasi bilang magulang, mahal ko siya. Meron po akong karapatan na sabihin na ayoko pong mapangasawa siya nung lalaki na yon kasi pamilyadong tao. Unang-una, ma'am, kung merong magmamalasakit sa kanya bilang ano, kami po yun ang mga anak. Tama hindi po ibang tao. Sorry to say this na yan, no? Hindi mo ba napaghinalaan itong bago mong kinakasama? Hindi doon po sa... siya nakapasok dito, ma'am. Magmula nung nagkagulo-gulo, ma'am, pinauwi ng aking bayaw doon at hindi na po nakaapak doon sa aking bahay. Pero ang sabi nyo kasi, ma'am, wala kayong CCTV camera at wala rin po tayong kahit anong pruweba na wala pong ibang taong nakapasok doon. No, ma'am, doon. Tingnan nyo po kasi mayroon silang conversation at saka mayroon po akong pinanghahawakan na ano dahil yung susi ng mga nawawala, ma'am, yung balls, yung papel, yung susi ng mayo ko, madam, na ano na nakasama doon sa mga nawawala na susi na doon nakita nakuha ni Jasneya Maunga sa dito sa babae na yan. Yung susi po ng mayo ko kasi kasama doon sa mga nawala, ma'am. Doon niya nakuha sa yung susi, ma'am, sa kay Jamela na dapat Raja. Kasama doon sa vault. Yes, or ma'am. Sa mga no, nawala. Ma'am, yung nasa vaults, nasa labas po yon, nasa loob lang siya ng vaults na nakasabit po yon.
Tinanong ko siya, ma'am, bakit niya nagamit yung mayo ko, yung anak ko, kasi talagang nakalagay doon sa may lalagyan doon sa may box na nakasabit, ma'am. Ang sabi niya, kay Ate Jamila ko nakuha po. Oh, ma'am Jamila, meron palang isang, ano nga yung susi, ma'am? Yes po. Na naibigay mo daw. Yung susi po na sinasabi niya, ni minsan po, hindi ko po nakita, hindi ko po nahawakan. Yung mga kapatid ko po, ma'am, meron po silang duplicate niyan. At saka yung sinasabi niya na susi na ako daw ang nagbigay, nung ginamit niya ng kapatid ko, yung susi na yun, kahit ako, ma'am, nagtataka ako kasi sabi ko sa kanyang ganun, paano niya nagamit yon? Eh, motor ni mama ko yon. So, ibig sabihin, ma'am, bago pa mangyari yan, may duplicate na yung mga kapatid ko dyan. Mm. Wala pong duplicate yun, ma'am, kasi matagal na hindi nagamit ng anak ko, nakatago yun po yun, ma'am. Yung susi na yun, madam, dahil talagang pinagkait ko, kinuha ko yung lahat ng duplicate nila, madam, na sa kanya nakuha yung susi, ma'am. Okay, wait nga lang. Kasi ako medyo nahihirapan akong maisip na mag-ina, nag-aaway sa ganyang mga pera, no? Nakakalungkot. Nay, kayo po, bakit sila po yung una nyong naisip na walang ibang gagawa sa akin, ma'am? Ma'am, bukod po doon sa nanghiram sila ng susi. Ang sinasabi na ma'am, ma'am Jamila, lahat naman po pala ng anak nyo, may susi naman daw po pala. Wala po, walang susi sila, ma'am. Dahil ako lang ang ano, hindi nga sila makapasok doon sa gate, madam, kung hindi sila. Nakalakas yung gate ko magmula nung ginugulo nila ako, madam. Niwawala ako, minumura-mura ako, madam. So may ibang mga sitwasyon po, may ibang mga ginawa, kaya sila ang pinaghihinalaan nyo, tama ba? Hindi, ma'am. Yung pagbabastos pa nila sa akin, kaya nilalak ko yun. Mayroon yung time na pinabarangay ko hanggang sa barangay, minumura ako, madam. Kahit yung mga hindi dapat sila. Bakit po? Dahil doon sa lalaki, pinagpipilitan. Kumbaga parang boyfriend. Hindi kami nagkaroon ng relasyon. Yun, yung boyfriend, madam. Pero yung nangyayari sa amin, wala namang ganon. Okay. Pero ang pinagpipilit niya, yun po. Yung ano, sabi pa niya, sinichismis niya ako sa mga tindira ko, madam. Na yung nanay ko, laging wala sa bahay. Laging umaalis sa bahay. Ma'am, hindi pa ako umaalis ng bahay kung hindi sa mga kapamilya ko. Yung okay, kapamilya saglit ng mga lang po. Kapatid ko. Okay, saglit lang, ma'am. Tulad po niya, ma'am, saglit po lang po. Nasa linya natin yung sinasabing boyfriend po ni Ma'am Sayla, si Timmy Saripada Attorney. Good afternoon po, Sir Timmy. Opo, ma'am. Good afternoon po. Yes, may isang katanungan lamang po kami, no. Kayo po ba, Sir Timmy, ay may relasyon po ni Ma'am Sayla? Ay, ma'am, yun po yung ano nila sa amin noon, ma'am. Yun nandiyan po ako sa Pangasinan. Sir, oo or hindi po? May relasyon po ba kayong dalawa? Yung relasyon namin, ma'am, is ano lang, yung driver niya po ako, ganun po. Pero yung binibintang na sa amin, ano po, ma'am, wala. So ngayon, ma'am, puro ganyan yung bintang, lalo na yung anak niya na ano, ma'am. So ngayon, para matahimik ang lahat, ganun na lang, inako na lang namin, ma'am, na meron. So napilitan kasi kayo na akuhin ang relasyon yes, niyo, kahit wala kayong relasyon? Opo, ma'am. Opo. Lalo na yung panganin niya, ma'am, mang bintang yan, ma'am, opo. Okay. Pero kung meron lang po kami, ma'am, cellphone lang po. Okay, opo. Sige. Kung meron ba po. Wait lang. Ma'am Sayla, kailan po nawala yung mga gamit nyo? Kailan nyo nakita nung February 20, ma'am. February, di ba February 19 and 20, nabanggit nyo kanina? February 20 po yung pagpasok nila sa bahay. Okay. And then na-recover ko na lang na nalaman ko na nung umuwi ako doon galing ng Dagupan, madam, na palitan na po yung mga padlock po. Okay. Sir Timmy, noong February 20 po, kayo po ay nasaan? Ay, ma'am, matagal na po akong ano, nasa Ilocos po kami, ma'am. Matagal na po kami wala dyan. Meron po bang makakapagsabi, may mga testigo po kayo, sir, na noong February 20 or February 19, kayo po ay nasa Ilocos at wala po sa Pangasinan? Ay, yes po, ma'am. Matagal na po kami dito umuwi, ma'am. Matagal na po. Mga ano pa po kami umuwi dito, mga February pa po yun, ma'am. Okay. February, so, ma'am, wala po talaga kayo sa Pangasinan? Ay, wala na po, ma'am. Nandito na po kami nun sa Ilocos po, ma'am. Okay. Hanggang ngayon po. Wala ba kayong ibang komunikasyon dito kay na Ma'am Sayla or kay Ma'am Sayla simula pa noong February? Ay, wala na po, ma'am. Wala na po. Wala kung na. Yun lang po, ma'am. Opo. Kung meron na po, ma'am, yung ano lang, kamustahan, ano lang, wala na po yung ano, yung sinasabi nila sa amin, wala po. Ma'am Sayla, ganito po. Sino pa po ang ibang kasi ito hindi ko maisip. Paano po mailalabas yung vault nang wala pong nakakapansin? May kapitbahay naman po kayo, no? Meron ba, ma'am? Sa Alaminos? Meron, ma'am. Kaya lang gabi nila isinagawa yun. Okay. And bakit ganun kakasigurado, ma'am, na gabi? I-explain kasi, ma'am, sa amin, siguradong ma'am. Sigurado ako dahil sa
bahay ko, ma'am, walang nakakapasok doon dahil itong mga bata lang po ang may hawak ng susi. Doon sa dalawang anak ko, yung babae na yan at saka yung lalaki, hindi sila makapasok, ma'am. Okay, bakit hindi po natin napaghinalaan ang iba ninyong anak? Hindi po, hindi ko kayo pinagbibintangan, mama. Tanong lang po yun. Kasi, syempre, nagiging fair lang din tayo sa iba niyong pang mga anak dahil ang medyo marami dito, sila. Ang totoo dito, madam, dati-rati po, hindi po sila magkakasundo. Hmm. Itong panganay, kasi maanong magsalita, masakit magsalita. Nagtaka na lang ako na yung bang kinaibigan niya yung mga anak ko, ma'am. Kinaibigan niya sila. Tapos, alam mo, ma'am, ang ginawa nila sa akin? Lahat ng mga pisto ko nung umalis ako doon, ang pinag-manage niya na yung mga anak kong dalawang bunso. Hmm. Siyempre, yung mga anak ko, madam, hindi sila marunong mag-business, di ba? Hmm. Hindi marunong mag-ikot hanggang sa bumagsak yon. Dumating yung araw na magbayad ako ng magbayad sila ng ano. Pwede ba, madam, yung nanay? Papakainin na lang ng mga anak. Yun po, madam, ang ginawa nila sa akin. Hindi na nila ako pinahawak sa negosyo ko. Samantalang akin yun, madam. So, yun po yung naging dahilan. Kasi nakapangalan sa kanila. Nakapangalan sa kanila. Ako rin po yung namimili. Ako yung nagmamanis lahat. Kumbaga, pangalan lang po yung sa kanila doon, madam. Ang mahirap kasi dito, ma'am Sheila, hindi ko po inaano, ha? Hindi ko sinasabing huwag tayo maghain ng reklamo. Of course, karapatan nyo yan. May nawawala sa inyo. Inyo yung bagay na yon. Karapatan nyo po na mag-file ng kaso. Pwede pong robbery yan kung talagang ipinasok. Pinasok po ang bahay nyo at sa pilitang kinuha ang mga gamit. Pero ano po yung magiging pruweba natin? Dahil pag naghain po kayo ng reklamo, maski po sa ating kapulisan, in fact, nakikinig po ngayon ang ating chief of police ng Alaminos, Pangasinan, ang tatanungin po sa inyo, ano po ang pruweba ninyo? Ano ang magiging ebidensya natin sa korte? Kasi may alam sila, natatakot daw sila sa atin at kuya nila. Pero nakita nyo po ba, ma'am, kayo po mismo, ma'am Janaypa, na kinuha po ng inyong ate ang mga sinasabi po ng inyong nanay? Hindi po, pero yun nga po, ang nag-iisang proof po namin is yung about sa susi ng motor na yun galing nga daw po kay ano, kay Ate Milang nung nakausap ko yung yung sumunod po sa akin. Okay, so dahil po sa susi ng motor, pero ang sinasabi naman ng ate ninyo, meron naman pong duplicate. Walang yung na kay mama ko po kasi lahat ng duplicate. Opo, yun nga po yung sinasabi ng inyong ate na may duplicate naman daw po yung mga susi na iyon. Ma'am Jamila, may sinasabi po kayo kanina. Ano po yung gusto niyong sabihin? Ma'am, gusto ko lang pong linawin lahat ng paratang sa akin ng mama ko. Sige po. Unang-una po, kasi napakahaba ng istorya niyan kung hindi kasi yung isang araw para ipaliwanag. Opo, sige, wag ma'am. Ano na tayo? Yes po, ma'am. Una po, ang sinasabi po niya, binabastos daw po namin siya. Ma'am, walang anak na kahit kailan gustong mabastos ang magulang. Kung meron man, totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa nanay namin, kami yun ang mga anak. Pangalawa po, sinabi po niya na pinatanggalan po namin siya ng karapatan sa mga pwesto. Hindi po ganun ang nangyari, ma'am. Ang totoong nangyari, ma'am, mula nung namatay ang papa ko, kaming mga anak ang parang walang karapatan. Pero hinahayaan namin lahat na siya ang mamalakad dahil respeto namin yun sa kanya. Dahil magulang namin siya, hinahayaan namin yun. Actually, ma'am, yung mga pwesto niya, siya lahat. Mga benta niya, sa kanya lahat pumapasok, siyang nagpapaikot. Kahit hindi niya kami binitigyan, okay lang po sa amin yun, ma'am, kasi may sarili naman kaming pamilya, may sarili naman kaming okay, ma'am Jamila, nagigets ko yung sinasabi niyo. Talagang hindi natin maisip ano, na mag-ina, mag-aaway dahil sa ganito, pera, susi yes, ng kung ano man. Pero ma'am, kung sakali po na magkausap kayo ng inyong ina, kahit na napagbintangan niya kayo na kayo po ang nagnakaw or kumuha po ng kanyang mga kagamitan, okay po ba kayo na makipag-ayos sa kanya, kayo po ng inyong kapatid? Ma'am, ako po bilang anak, kahit paulit-ulit niya kaming niloko, kahit paulit-ulit niyang dinideny na may relasyon sila ng lalaki na yan, ng Timmy na yan, paulit-ulit po namin siyang handang tanggapin kasi nanay namin siya eh. Pero hindi naman siya paraan na kung ano lang yung sinasabi niya, yun lang yung tama. O po ma'am, magulang namin siya. Pero hindi porket anak kami, wala kaming karapatan na sabihin sa kanya kung ano yung tama at saka mali, ma'am. Kasi unang-una, dignidad niya yung gusto namin dito na maisalba, ma'am. Siya, ma'am, inuototo lang siya ng lalaki na yan. Mga kapatid niya, sinusulsulan siya, ma'am. Actually nga, ma'am, yung mga kapatid niya, hindi ko naiintindihan. Kasi, ma'am, kami, hindi kami interesado sa mana namin dahil may nakakain pa naman kami magkakapatid na hindi namin kailangan dumipendi dyan sa mama namin eh.
Pero ma'am, sila, apat na apat sila, hatiin mo na kasi ang mga anak mo, mga ano sila, ganito, ganyan. Actually ma'am, sa akin, ayaw ko sana na hatiin namin yan kasi ma'am, memorable sa amin yun eh. Memorable sa amin yun eh. Pinaghirapan nila ng mama at papa ko. Na problema ma'am, iba ang nakikinabang. Okay. Ibang nakakungilbos. Ma'am, ikaw ba? Kung ikaw bang nasa sitwasyon ko, mali ba yung ano? Mali ba na ipagtanggol ko ang mama ko sa mga lahat ng taong gustong mang ano sa kanya? Ayun nga po ang sinasabi natin, ano, as much as possible, ang mga magulang po at ang kanilang mga anak, syempre yan yung nagtatanggol sa kanilang, kumbaga, unang-unang tao magpoprotekta sa'yo, anak mo or nanay mo. Hindi kayo nag-aaway dapat. Ano? Kung sakali man na totoo ma'am ang sinasabi ninyo na alegasyon laban po kay Ma'am Jamila, kung isauli, kung sakaling isauli, mapag-usap kayo, maisauli niya, kayo po ba ay willing na makipag-ayos ma'am? Ma'am, walang magulang na kayang itapon yung anak ko. Tama po. Alam mo, awang-awa ko sa mga apo ko ma'am. Ibot-ibot ko alam madam, sila ang hindi maayos ang sa akin madam. Magmula nung namatay ang asawa ko, hindi nila ako ano kaya nangyari ang lahat ng ito madam. Ako bilang ina, hindi ko natitiis sila. Hindi ko sila matiis madam. Pero sobra yung ginagawa nila sa akin, yung pambabastos. Alam mo mismo sa loob ng pwesto ko madam, sinabunutan niya ako yan madam. Meron pa yung nakuha namin na pwesto na pinautang namin sa aking asawa. Alam mo, hindi siya nagpaalam sa akin. Kinuha na niya kaagad madam na walang paalam sa akin. Pwede ba yun ma'am? Tapos yung itong susi na yan ma'am, ito yung susi, ito yung susi na nilalagay ko. Ito po yung mga pinalit nila madam. Kung totoong magnanakaw po yung ano nagkuha madam, bakit pa niya papalitan ng padlock? Kung totoong magnanakaw madam, bakit yung main door ko hindi nasira? Okay. Kasi nakuha nila yung susi ma'am. Kung totoong magnanakaw, hindi nakukunin yung mga susi ng sasakyan, yung mga papel ng sasakyan, yung mga papel ng lupa. Okay, may clarification na ako ma'am. February pa po nangyari itong insidente, bakit ngayon lang po kayo nagre-reklamo? Ma'am, kasi blinatter ko yun. Ilang bisis ko silang kinakausap sa barangay. Ilang bisis ko silang kinakausap sa polis. Ang sabi nila, hindi naman dapat tayo makarating dito ma'am. Mayroon pa yung tawag, magpaano pa ako sa barangay. Ini-ignore nila ang barangay madam. Ini-ignore nila ang polis. Makapag-witness ang mga polis, madam. At ang polis pa ang humingi sa akin dahil gusto ko rin sila ng ihabla, madam. Bigyan pa natin sila ng pagkakataon. Ayun. Pero nga, talagang matigas ang puso ng babae yan. Napakadimonyong babae yan. Ma'am, siguro po. Napakadimonyong babae yan. Ma'am. Sobrang demonyo. Nagkakasakit-sakit na ako. Wala siyang pakialam. Ang sabi pa niya, madam, nagkukunwari lang daw po ako. Nagkukunwari. Tinakbo na ako ng hospital. Nagkukunwari lang daw ako, ma'am. Okay. Yan ba ang mabuting anak? Napakasakit-sakit, madam. Pero ako bilang ina, hindi ko sila matapon. Yung mga apo ko na awang-awa ako sa kanila. Ibot-ibot po lang. Hindi ka naawa sa amin. Okay. Kami po, as much as possible dito sa Wanted sa Radyo, ma'am. At ito, paulit-ulit naming sinasabi. Nais po namin kayo mag-ayos. Kung maaari. Pamilya po kayo eh. Hindi po namin sinasabi na wala pong nangyaring nakawan. Hindi po namin sinasabi na wala pong nagkamali. Of course, meron po yan na may nawawala po talagang bagay eh. Pero iwasan po natin sana, ma'am, na magtawagan, magsalita na po ng masama. Lalong-lalo na po kung pagsisisihan natin later on, anak niyo pa rin po siya at ina niya kayo. Yes, ma'am. Alam ko naman yun. So, ako kung ganun, nagkamali ako. Dapat hindi ako niwawala doon sa gitna ng kalsada. Kumbaga, sinasabi yung mga ayaw sa akin. Mayroon bang anak na ganyan? Tama naman kay ma'am. At karapatan niyo po maghabla ng reklamo kung talagang nawalan po kayo, may nagnakaw talaga sa inyo. Kailangan lang po nating makipag-coordinate sa ating kapulisan. Kasi sang kasalukuyan, ma'am, wala tayong CCTV footage. Wala po tayong testigo na makaka... Apo. Pero ito, ma'am, tinutulungan ko kayo ha, para po... Kasi kailangan nating ma-establish, ma'am. Kasi po, pag action po na criminal, ma'am, yan po ang kailangan po dyan ay proof beyond reasonable doubt. Pag sinabi po nating proof beyond reasonable doubt, ma'am, yan po dapat sa utak ng magiging hukom kung saan po yan maihahabla ang ating kaso, wala pong kaduda-duda na talagang ang gumawa ng krimen
eh yung sinasabi niyo po na gumawa ng krimen. So ayaw natin na magsasampa kayo ng kaso, madidismiss lamang dahil wala kayong testigo o ebidensya. Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, magandang hapon po. Yes ma'am, magandang hapon po. Yes, natin. Ano po ang maaaring gawin ng ating Alaminos, Pangasinan Police para po matulungan natin si Ma'am Sheila sa paghain ng reklamo? Ma'am, anytime po ma'am, pwede po siyang magsadya si ma'am dito o pupuntahan po natin ng investigator natin sa bahay para mag-imbestiga muna. Baka sakaling sa pag-iimbestiga ay may makita tayong witness o sign ng robbery. Sa ngayon ma'am, hindi pa ako makapagbigay ng statement kasi hindi pa na-imbestigahan yung kaso na yan ma'am. Kailangan mo nung investigahan para makita natin kung ano ang nangyari, ma'am. Doon ba, Lieutenant Colonel Jerome, sa Dampay poblasyon sa Alaminos, meron po ba mga business establishments doon or ibang bahay po na may CCTV camera? Meron po, ma'am. Almost naman lahat ng kalsada dito ay may mga CCTV. Ah, okay. Titignan na lang po natin so, sa exact... So, linawin ko, Lieutenant Colonel Jerome, meron po sa mismong yung mga poste ba ng kuryente or ilaw sa Alaminos, meron po kayong mga CCTV doon mismo? Meron po, ma'am. Ayun. Ma'am, kagaya ng nabanggit ko, kung wala po tayong ebidensya, wala tayong malinaw na testigo, ma'am, sa ngayon, mahirap po na maisam pa lamang yung kaso kasi maaring mai-dismiss lamang yan, ma'am. Pero kung hindi po talaga siya yung may kasalanan, hindi po ba parang napaka-unfair naman din sa ating anak, di ba? So, wag nating sabihin na siya mismo talaga yung may kasalanan kung wala naman po talaga tayong malinaw, matibay na ebidensya hanggat hindi pa po tapos yung investigasyon ng ating kapulisan. Yes, ma'am, pero hindi ko naman kayang bintangan yung anak ko kung hindi ko alam na siya. Kasi sinasabi niya lagi, dapat hindi natin dito na pinag-uusapan, dapat tayo na lang nag-uusap dito sa bagay na yan, sabi niya sa police. Police Lieutenant Colonel Wangki, ganito na lamang po. Kasi mukhang meron po itong malalim talaga na pinaghuhugutan si Ma'am Sheila at meron po talaga siguro siyang hindi niya na mabanggit dito na dahilan. Maski po yung kanyang anak na isa, nabanggit kasi nila, natatakot sila sa kanilang kapatid na si Jamila. Baka po maaari na isa sa inyong mga officers dyan sa ating Alaminos, Pangasinan PNP, sir, ang maaaring mag-interview sa kanila para po malaman ang punot dulo ng kanilang paghihinala sa kanilang kapatid. Kasi ay sabi nga ni Ma'am Sheila kanina, hindi naman niya paghihinalaan yung anak niya kung wala talaga siyang matibay na ebidensya or pakiramdam siguro or base sa kanyang prior experience. So, makakaasa po ba kami, Lieutenant Colonel Wangki, na matulungan niyo po ang mag-ina na ito? Yes, ma'am. Ma'am, kung available po sila ngayon, is pwede kong papuntahan agad ng investigator para makita yung circumstances kung anong nangyari dyan po, ma'am. Okay. Sige. So, yun, ma'am. Nabanggit po ni Lieutenant Colonel Jerome, papupuntahan po kayo sa bahay, i-interviewin po kayo. Yung hindi nyo po mabanggit sa amin on live TV, sa kanya nyo po sabihin. Para po malinaw, mabigyan pong linaw kung ano po talaga yung nagiging dahilan ninyo, bakit hindi po kayo naniniwala sa anak nyo na si Jamila. Siguro, Ma'am Jamila, ma'am, kayo po ba willing na mag-undergo ng lie detector test, ma'am, just in case? Kami, ma'am, lagi kaming willing. Kasi hindi naman kami masamang tao na kailangan namin gawin yan sa nanay namin. Pero ito lang po yung masasabi ko. Kasi kahit ako, nalilito din ako. Hindi ko alam kung alin ba talaga sa totoo yung sinasabi ng mama ko. Kasi hinahanap niya sa amin, hinahanap din namin sa kanya. Actually, ma'am, nga yung sinasabi niya na nasa puder niya na nawawala, na loob ng bolts, ma'am, meron pang mas malaking halaga na hinahanap namin sa kanya na hanggang ngayon hindi niya masagot sa amin ang diretso kung nasaan. Okay. Hindi lang naman po yan yung iniwan sa amin ng papa ko. Sige, ma'am. Siya lang naman po yung nakakaalam kasi siya lang naman yung humahawak. Ngayon po, ma'am, ang sa akin lang dito, ma'am, gusto rin po namin na mahanap yung hinahanap niya para matahimik kami. Pero ang tanong, ma'am, asaan nga ba? Kasi kahit kami, nagtatanong din kami sa kanya. Sige, ma'am. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi niya. Kami po ay magsischedule sa inyo ng lie detector test. Siguro, Sharif, pa-coordinate na lang natin. Oh, kung kailan yung earliest na pwede tayo mag-lie detector test.
kahit yun man lamang makatulong po sa inyo, mapanatag ang loob ninyo, ng inyong ina, pati na rin kayo at ng inyong kapatid, na wala talaga kayong, kumbaga, sa lie detector test lumalabas, wala kayong ginawang kasalanan. Pero hindi po kasi yun concrete na evidence. Nevertheless, para mapanatag po ang loob ng inyong ina, at maski kayo, Ma'am Jamila, mag-schedule po kami ng lie detector test para sa inyo, Ma'am. At makipag-ugnayan na lamang din po kami para po doon sa investigasyon ng ating mga kapulisan. Kasi kagaya nga po ng nabanggit namin, kung talagang wala naman po kayong naging kasalanan, Ma'am, mas maganda magkaayos po kayo ng inyong ina, okay? Maraming salamat po, Ma'am Jamila Maunga, sa inyong oras po ngayong hapon. At huwag niyo po ibaba ang telepono. Kami po ay makikipag-usap po sa kabilang studio sa inyo. Gayun din, Ma'am, sa inyo. Yung gusto niyo pong sabihin, Ma'am, sa papa-assistahan naman po namin kayo ng reporter. Para pagkaharap-hara po kayo at malaman po natin kung ano po yung next step po natin. Ha? Yes, hindi pa po natatapos sa apat na sulok ng kwartong ito. Salamat po, Pag-action natin. Salamat po. Okay. Sige po.